If you would like to join us in Holy Communion, please prepare the elements, the bread and the drink. Good morning, Church! Welcome po ulit sa ating online Sunday service. We're glad that you're here. It's the first week of November po at ilang araw na lang, ilang weeks, Pasko na naman po. We will celebrate the birth of the Lord Jesus Christ. And then after a few days, New Year na naman po. So pwede nyo bang batiin yung katabi nyo, pakisabi, Advance Merry Christmas! Advance Happy New Year! Huwag nyo pong kalimutan yung regalo ko. Sabihin nyo sa katabi nyo. Anyway, so much for that. Before we start worshiping the Lord, through songs and before we listen to the word through pastor, I'd like to share something. Kung hindi niyo po nalalaman, yung anak ko si Ellie, marunong na po siya magbasa. One of the most favorite things na gawin niya ngayon is to read. And yung mga books po na gusto niya basahin, itong Bible story books, this book and my first Bible. So she really likes to read these Bible stories. At pag meron po siyang hindi naiintindihan o parang kulang, she would come to me. She would ask me, Daddy, what happened here? Who is this person? Ano nangyari dito? And the other day, meron pong story dito about the battle of Jehoshaphat. And yung pong pagkakasabi dito sa story, hindi po kompleto. So what we had to do was to actually open our Bible and go into what really happened. And in that simple, I didn't expect that by going back to the story, oh, the Lord was really speaking to me already. The Lord was really saying, oh wow. And kung konting background po, nasa 2 Chronicles 20, yung story of Jehoshaphat, is that there is a battle. Most of us right now, we might be in the middle of something. We might be in the middle of a pandemic. We're in the middle of a crisis. We are in the middle of lots of things in our lives. Lagi may ganap, sabi nga nila, lagi may ganap. But here in the story na binasa namin ng anak ko, the Lord is teaching us, that the Lord reminded me, what exactly should I do? Man, hindi na lang po natin babasahin yung buong chapter. We will just skip in certain verses. Let's read po verse 4. Sabi dito, the people of Judah, kasi nagkakagulo sila, hindi nila alam kung nangyayari. Sabi dito, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Mga kapatid, if you don't know what to do, just look to the Lord, seek Him. If you don't know what to do, just seek the Lord, look to the Lord. Verse 9, okay? If calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress. And you will hear us and save us. Mga kapatid, it is not you who will save you from your distress. It is not your planning. It is not your strategy. Okay? It is the Lord who will save you from your distress. It is the Lord who will save you from your battle. Going further, verse 12, sabi po dito, our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast ass. May battle nga po dun eh. So sabi nila, oh God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We have no power to heal that cancer. We have no power to climb out of poverty. We have no power to get out of this problem. But, spoiler alert, si God kaya niya. Sabi, ituloy po natin yung verse 12. We do not know what to do, but our eyes are on you. Mga kapatid, just look to the Lord. Seek the Lord. Pray to the Lord. And sa verse 15, sabi, do not be afraid or discouraged. Okay, he said, listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Kapatid, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. It might seem impossible. Yung hindi na uubos, pagka-solve mo na sa problema, may darating na naman bago. Sabi ni Lord, do not be discouraged. Do not be afraid. For the battle is not yours, but God's. Okay? The battle is not yours, kapatid. It's the Lord. And spoiler alert, He has already won. Let's pray. Father God, thank you for that overflowing joy that you have given us. Thank you that 2,000 years ago, you have overcome our sin. You have already showered your grace upon us. And that the answer to each and every problem in our lives is you, Lord.
We continuously look unto you. We continuously call upon your grace and your favor to be upon in each and every one of us. Father, we commit the rest of this Sunday's worship to you. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Come, church, let us worship the Lord. Good morning po, Jesus King of Kings. What a day that the Lord has given to us. It is a happy Sunday na binigay po sa atin ni Lord. Alam niyo po, kung ano man po yung nangyayari sa ating paligid, the Lord is calling us to walk by faith and not by sight. And alam niyo po, ito po yung perfect moment na makita natin na the Lord's faithfulness always remains. Hallelujah! Kung ano man yung makita natin, pangit man o maganda, you know what? We are called to live by faith. Na Lord, your faithfulness remains. Ayunan po natin si Apostle Paul sa sinabi niya, in everything, give thanks to the Lord. Amen. Madami po tayong pwedeng ipagpasalamat. Let this Sunday today be filled with thanksgiving towards our Savior, towards our Jesus. Pwede ko ba kayong maanyayahan? Can we give Him all the best clap offering in this place today? Hallelujah! We give you praise. Commit it before the Lord today. Hallelujah. Amen and amen. Father God, we thank you po because
patunay po sa iyo may forever. Lord, sabi niyo po, walang ending. But Lord, tuloy-tuloy po yung pagiging faithful niyo po sa amin. Tuloy-tuloy po yung pagiging strong mo po sa buhay namin. At tuloy-tuloy po yung pagiging kasama po namin kayo sa aming life. Father God, I thank you because mararanasan po namin every day po ng aming buhay that you are with us and we will experience success, we will experience victory, we will experience peace that overflows po sa aming mga buhay. Father, ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami dyan sa pangako mo sa amin that you are our forever. In Jesus' name I pray. Amen and amen. We give you praise, God. It's all about your love. So good, so great. Jesus. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no one you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no one you won't kick down,
Upon your face,
name be louder than any other song. There is no power that can come against your love. The cross was enough. The cross. This part. And on the altar of our praise, let there be no higher name, Jesus, Son of God. You lay down your perfect life, and you are the sacrifice, Jesus, Son. Lifted higher than all you overcome. Your name be louder than any other song. There is no power that can come against your love. The cross was enough. The cross. Oh, hallelujah. Can we give him all the best praise today? Come on, church. Hallelujah. Amen and amen. Father God, thank you for allowing us to be reminded your cross is enough. Now, Lord God, you died so that we can be protected. You died that we can be healed. You died that we may live this life victorious. All because of your love. Father God, right now, we take a stand against sa lahat ng ginagawa ng demonyo and remind him na everything in this life, Lord God, is already fulfilled and secured because of what you have done on the cross. Thank you for loving us. Thank you, Lord God, for your reckless love, for your love na unfathomable, Lord God, cannot be comprehended. Lord, maraming maraming salamat. And Lord God, today, bless the rest of our worship. Bless even the word that we are about to receive. We thank you, Lord God, because it's going to be planted in our hearts and it will bear much fruit. Lord, we give you praise. We give you all the glory. In Jesus' name we pray and all God's people say, amen and amen and amen. Pwede na po kayo magsiupo, mga kapatid, as we listen to the word of the Lord. Amen. Magandang umaga sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. I continue to believe that this is the day that the Lord has made at dapat tayong magsaya, dapat tayong magpasalamat, at dapat tayong magpuri sa Panginoon. Let me use this time, this opportunity para batiin ko ang ating isang kapatid na sumapit sa kanyang karawan. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Kevin Pineda. Kevin, anak, happy birthday sa iyo. Si Kevin po ay anak ng kapatid na Rose Pineda at naniniwala po tayo na si Kevin right now, anuman ang desire ng iyong heart, ibibigay ito ng Panginoon Diyos. Let me also take this opportunity para paalam po sa inyo dahil kasi madalas po ako ngayon sa Bicol at we receive a word from God na ako po ay pinapadala niya doon at meron siya pinapagawa sa akin. Let me just use this time to announce to all of you na yung unang-unang evangelistic crusade na ginawa ko po noon, I did it, kung hindi po ako nakakamali, October 8. Ito po yung mga tao. Ang lugar pong yan ay sa Bato, Camarines Sur, headed by Reverend Artem Landing. Katulad po nung aking binigay na programa noon, yan po lahat ay unbelievers. Yung po nakatayo sa likod ay mga believers. We only allowed siguro mga 3-4 na believers. Pero most of the people na umaten ay mga unbelievers.
Nung mag-altar call po ako, lahat sila ay tumanggap at ito po yung aking picture while I was preaching the word of the Lord. At dito ho, nakikinig sila. I was teaching God loves you. Pinaliwanag ko po ito. At ulit po, muli po, sa ikapupuri na Panginoon Diyos, I am so thankful to the Lord that all the people na nandoon ay tumanggap kay Jesus. Second, nung ako po ay binigyan ulit, the next day, it was on October 9, ito po ay ginanap sa Covenant Glorious Church, Bato, Camarines Sur. Ito po ay pinangungunahan ni Bishop Edmundo Velasco. At diyan po ay nagturo ulit ako ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Nakikinig ko yung mga tao. At pagkatapos nito, yung mga tao ay tumanggap kay Lord. Taasan po sila ng kamay. Again, to God be the glory. The third na akin pong ginawa ay sa Glory in, ang pangalan po ng church ay Glory in the Highest Church. Pinangungunahan po ni Pastor Alvin Cadenas. Yan po yung nangyari sa Angustia, Nabua, Camarines Sur. That was October 16. Pinapakita ko lang po sa inyo ang kabutihan ng Panginoon Diyos na siya po talaga ay natataas. At yung mga tao, pag naintindihan po nila ang mabuting balita, ay tumatanggap. To God be the glory. Hallelujah. Patuloy po ninyo ako ipanalangin dahil kasi ako po ay linggo-linggo na nag-e-evangelize sa lugar na yan. Iba-ibang churches so. Kung ang church ngayon ay pinuntahan natin para mag-evangelize, next week, iba naman po church. At ito'y magandang oportunidad para sa kanila. At dito po nila nakita na pwede pala itong gawin. At hindi po natin pinapalagpas sa 50, although nung isang araw, 56. Pero ang sinisiguro po natin, number one, lahat ng pumapasok ay unbelievers, kamag-anak, kapatid, tatay, nanay ng mga nagsisimba na o kapitbahay. Pangalawa, talaga pong wala hong mga believers sa loob. Meron lamang po ang pinakamarami ng believers na nasa loob ay hanggang 5 ang pwede kong bilangin. Mula po sa akin, siguro kasama na ako doon at kasama ko yung coordinator ay patuloy po kaming nangungusap ng kabutihan ng Panginoon Diyos. To God be the glory. I really believe na kayong lahat ay gagamitin po ng Panginoon Diyos sa mga bagay na ito. Naniniwala po akong tutulungan ninyo ako na ito po ay ipanalangin. Tutulungan po ninyo ako para maalala po ninyo pagka-araw po ng Sabado, doon po ako gumagawa ng evangelistic crusade at kadalasan din ay Biyernes. So Friday and Saturday, we present the gospel to all of them. Muli po, magandang umaga sa inyo lahat. At naniniwala po ako na ang Panginoon natin Diyos, sabi nga niya, for where two or three are gathered in His name, nandoon siya. Bagamat hindi ho tayo magkakasama, pero sama-sama tayong nananambahan, sama-sama ho tayong lumalapit sa Kanya, at dahilan sa mga pangako ng Panginoon Diyos, ito po'y ating pinaniniwalaan. Hallelujah. According po sa Banal na Kasulatan, mababasa po natin sa John 1:12. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, ang sino mang binabanggit dyan ay maniniwala sa Kanyang pangalan at tatanggap sa Kanya. Ano po ang pangako ng Panginoon Diyos? Ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ginawa po natin yan, ginawa niyo yan. There was a time in my life, I believe in Him, then I allowed Him to come into my heart. That very day, naging anak po ako ng Diyos. At yan po yung ating itinuturo sa Bicol. Yan po yung ating ipinapahayag sa Bicol. At nakita po ninyo yung mga kamay nila when I do the invitation, tinataas po nila kanilang kamay. Ang iba naman ay pinapatong ang kanilang kamay sa kanilang dibdib. Dahil kasi iniimbitahan po nila si Kristong pumasok sa kanilang buhay. Now, maliban dyan, mula nung papasukin mo si Kristo sa iyong buhay, mula nung ikaw maging born again, meron siyang sinabi sa Hebreo Kapitulo 6, talatang 9. Ang sabi po dyan, but beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation. Meron daw, pagkatapos mong tanggapin si Kristo, amen, this is what the Bible declare. Meron daw better things concerning you. Mabuting bagay patungkol sa iyo. Kunyari halimbawa,
dati tayong anak ni Satanas. But when you allow Jesus to come into your heart, you become a child of God. Meron pa. Meron din yung sinabi dyan, things that accompany salvation. Mabuting bagay na kasama ng ating kaligtasan. Ano-ano mga yon? Well, today, sa tulong ng Diyos, titignan po natin ang mga mabuting dulot ng kaligtasan. For your information, marami pong dulot ito sa atin. Kaya nga lamang, ang gagawin po natin ngayon ay magpo-focus ako sa dalawang bagay. At sa dalawang bagay na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin. Ulitin po natin. Nagpasimula ang Diyos, when you allow Jesus to come into your heart. You started believing and you accepted Him. Bang! Yung araw na yon, you become a child of God. Ngayon naman, bilang anak ng Diyos, meron palang dulot itong mabuti para sa atin. Banggitin ko yung una. Ito ay tayo, sabi dyan, we are dead to sin, patay na tayo sa kasalanan. At kasalanan, for your information, ang laging dahilan bakit si Adan nahiwalay. Bakit si Adan napalayo. At bakit si Adan, talagang sabihin po natin, ay mula noon nagkakausap sila ng Diyos. But starting that day, it was sin that separated him. Mababasa po natin sa Roma, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Yan po yung tanong. Certainly not. Tiyak na tiyak, sinabi. How shall we who died to sin live any longer in it? Yan po yung una. Na ipapakita ko na mabuting bagay na ginawa ng Lord mula nung tanggapin natin si Kristo. Pangalawa, sabi dito, we are dead to the law. Patay na po tayo sa kautusan na ilang beses po natin pinag-usapan under, sabihin po natin, Mosaic Law, ang dami pong kautusan. Pero ngayon, binabanggit po sa atin, we are dead to the law. Mababasa po natin to sa Romans chapter 7, verse 4. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ that you may be married to another, to him who was raised from the dead that we should bear fruit to God. Ito po yung dalawang napakagandang bagay na ginawa. Ulitin ko po sa inyo kanina, binanggit ko, dahilan sa kasalanan, napalayo si Adan. Saan? Sa Diyos. Pero may ginawa ang Lord tungkol sa kasalanan. Ano sabi niya kanina? Patay na tayo sa kasalanan. Tapos dahilan sa mga kautusan at pag hindi mo ito natupad, ito po yung magiging second topic natin, maraming sumpang darating sa buhay mo. Kaya nga po, binabanggit ko na talagang pag wala ka pa kay Christ, ang daming sumpa. Bakit? Dahil kasi maraming kautusan at alinsunod sa Bible, dahilan doon, kaya tayo maraming sumpa. Brethren, balik ko lang po kayo doon sa ating pag-uusapan. Balik po tayo sa Roma Kapitulo 6. At Kapitulo 6, talatang 1, 2. At doon ko i-discuss na tayo ay patay sa ating kasalanan. Basahin po natin. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. How shall we who died to sin live any longer in it? Nagbigay po dito ng katanungan. Anong unang tanong? Highlight ko. Shall we continue in sin that grace may abound. So madaling sabi, dito binabanggit na pagka lalo tayo nagkakasala, huwag ho nyo itong gawin lisensya lang. Pinapakita lang kung gaano kabait ang Panginoon Diyos dahil alam ng Diyos kung gaano tayo kahina. Kaya nga sabi dyan, shall we continue in sin? Tapos habang nagkukontinue ka sa kasalanan, ang biyaya lalong lumalagana, lalong sumasagana. Para ipakita lang ho sa atin na talagang napakabait ng Diyos. Dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. At alam naman natin ang problema ng mga Israelitas noong araw. Wala silang abilidad makasunod at sundin ang ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ngayon, may binanggit ang Biblia. Huwag na po nating isipin na kung sakasakal ikaw ay nanghihina, hindi mo natutupad, lumapit ka lang kay God. Taas mo kamay mo. Suko mo. Sabihin mo sa Kanya ang iyong pangangailangan. At naniniwala ako hindi pwedeng hindi ka tutulungan ng Panginoon Diyos. At dito may binabanggit ang Biblia, I believe na God is waiting on the time na ito ay mabasa mo at paniwalaan mo. Kaya nga ang tanong, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? May sinabi ang Biblia, certainly not, how shall we who died to sin live any longer in it? Ulitin ko po,
magkakasala pa ba tayo? Ano sagot ng Biblia? Hindi na. Bakit? Dahil maliwanag na tinuturo ng ating Biblia na tayo ay patay na sa kasalanan. Take note of that. And speaking of sin, katulad po ng binanggit ko sa inyo kanina, ang kasalanan ang talagang laging dahilan bakit ang tao napawalay sa ating Diyos. And speaking of sin, muli, ulitin ko lang po ito. Ang kasalanan natin, kaya naparito si Kristo para bayaran. At nung bayaran ni Kristo ang ating kasalanan, amen, you can discover in the Bible na it is now paid in full. Hallelujah! Nabayaran na. Hindi mo binayaran. Si Kristo ang nag-substitute sa iyo. Pinalitan niya tayo. At habang siya ay nakapako sa krus, namatay doon sa krus, yung kanyang kamatayan na yon ay complete payment sa ating nagawang kasalanan. Kaya nga meron tayo ngayong Hebreo 8:12. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. Take note of that. I will remember no more. Why? Dahil kasi nga, pag tumingin ng Diyos sa atin at pinapasok mo si Christ, ang kasalanan mo ay binayaran na. Fully paid. Mula noong araw na yon, hindi lamang kasalanan natin, pati karamdaman natin, at marami pa mga bagay na siguro sa susunod ipapaliwanag ko. Pero nais ko lang mag-focus muna dito. Kaya pala tayo ngayon, dead in sin. Amen? May suggestion po ako sa inyo. Ngayon kayo nakakilala na kay Kristo. Ngayong naniniwala kang si Kristo ay naninirahan sa iyong puso, nasa kalooban mo. Ngayong mananampalataya tayo. Ngayon tayo ay tinatawag natin ang ating mga sariling anak ng Diyos. Can I just suggest, do not be sin conscious. Noong araw, diyan tayo nakapokus. Noong araw, hindi natin alam kung ano ating gagawin. Noong araw, parati na natin nakatingin sa kasalanan ng bawat tao. But can I just suggest right now, as a child of the living God, do not be sin conscious. To be honest, wala naman po sa atin talagang perfecto. Ang ipinagpapasalamat natin, si Kristo nakikita sa atin. Pag lumalapit tayo sa ating Diyos, ang tingin niya sa atin, hindi ho niya tayo nakikita. Ang nakikita ni Kristo ay walang iba kundi ang ginawang kabayaran ni Kristo para sa ating mga kasalanan. And so, please, may I suggest, do not be sin conscious. Kung hindi tayo sin conscious, Pastor, anong gagawin natin? Well, be righteousness conscious. Amen. Kung papanong ilang beses na natin nadinig, na ang Diyos pag tumingin mula sa taas, hindi ikaw nakikita. Sino ang nakikita ng Diyos? Si Kristo. Likewise, ganun din kay Satanas. I do believe, kaya nga tayo may power over Satan. Satan, pag tumingin sa iyo, at kung ito'y papaniwala mo, you need to know this at paniwalaan, na hindi ikaw ang nakikita, hindi ang nakikita ng kalaban, ay si Kristo. Maraming beses na po ito nangyari sa ating buhay, at maraming beses siguro napatunayan ninyo na hindi kayo nagalaw ng kalaban, all because you are covered by Jesus. Or let me use the term, you're covered by the blood of Jesus. Now, speaking ng dead to sin, I would like us to read Romans chapter 8, verse 2. Ano sabi ko dito? For the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Meron pong tatlong law na binabanggit dyan. Yung unang law na binabanggit dyan is the law of the spirit of life in Christ Jesus. Madalit sabi, ang buhay ay naki Kristo. At yung pala ang law of the spirit of life. Alam mo naman, patay ka in the spirit. Pero pag pinapasok mo si Christ, your spirit becomes alive. Tapos, dahil kasi pinapasok mo si Kristo, nagkaroon ka ng relasyon sa Diyos through Christ. Merong ginawa ang Lord. At ito yung pinag-aaralan natin. Yung tinatawag nating law of sin, patay ka na sa law of sin, patay ka na rin sa law of death. Kung lalagyan ko ito ng equation, ganito lalabas ang ating Biblia. Romans 8:2 po yung binasa natin. In Romans 8:2, ganito ang binabanggit, ito ang equation. The law of the spirit of life in Christ Jesus set you free from the law of sin and death. That's who we are right now. Amen.
mula na pinapasok ko si Kristo sa puso ko, pinalaya niya ako sa loob sin at pinalaya niya ako sa loob death. Ulitin ko, ang sin ang naglalayo sa atin kay God. Amen? At mamaya pag-uusapan naman natin ano naman yung law. Law brings many curses into our life. Kaya lang, bibigyan ko lang ho ito ng attention. Law of sin, nais kong bigyan ng pansin natin. Ano ba ito? Papaliwanag ko po ito sa inyo. At gusto kong talakayin natin to. Ulitin ko, the Bible declared we're dead to sin. Pero bago natin to tuluyang masabihin natin apply, let me just discuss to you law of sin. May law of sin na binabanggit ng Bible. Number one, according to the Bible, sin enslaves. Mababasa ito sa Romans chapter 6, verse 6. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. The Bible is very clear. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Pero noon, dahil kasi wala pa tayo kay Christ, umaalipin to. But let me give you the good news. You are no longer slaves of sin. That's the law of sin. Pangalawa, sin, actually, pag pinag-aralan natin mabuti, reign, sagahari. Romans 6:12. Therefore, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. Noon, nung wala ka pa kay Christ, pagka nag-dictate ang kasalanan, wala kang choice. You have to obey because slave ka. Nagahari ang kasalanan noon. But that very day, tinanggap mo si Christ, at sabi ng Bible, ikaw ngayon, inuutusan, huwag mong paintulutan ang maghari ang kasalanan sa iyo. It's still a choice. And you have to choose that. As far as the Bible is concerned, I'm giving you just the good news. Sin no longer reign over our body. Pangatlo, sin leads to death. Yan ang nagagawa ng sin. Romans 6:16. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death. The Bible is very clear. Ang kasalanan, maalipin. Ang kasalanan, nagari. Ang kasalanan, magdadala sa iyo sa kamatayan. But praise God. To God be the glory. Ang sabi ng Bible, we are now dead to sin. And so, meron ka ng karapatan ngayon, tanggihan ang kasalanan. Meron ka na ngayong power and authority to do it, to resist it. At ngayon, let me just declare this with boldness. Di ka alipin ang kasalanan. Malaya ka na sa kasalanan. And, can I say it? You are now dead to sin. Punta ko tayo sa pangalawa. The good news. Amen. Ano yung good news? Una, first good news, you're dead to sin. At naniniwala po ako, you have the power of God, you have the authority from the Lord, you have the empowerment na binigay ng God sa atin. Tinanggal niya lahat ng kapangyarihan ng kasalanan sa iyo. Ngayon, binibigyan ka niya kapangyarihan, makapamuhay para kay God. Today, let me give you the second good news. In Romans 7:4, sabi diyan, therefore, my brethren, you also have become dead to the law. Wow! Through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Pansinin po ninyo, highlight ko, you also have become dead to the law. Paano to nangyari? Well, the Bible is very clear. Kung papansinin po ninyo, binanggit na rin po dyan, through the body of Christ. It refers to what? The death of the Lord Jesus on the cross. Meaning, nung matay si Kristo on the cross, tapos tinanggap mo siya, pinaintulutan mo siya, pumasok, puso mo. That very day, the Bible is telling you, you are dead to the law. Amen. Para saan? Anong purpose? Amen. Yung kanina, sabi natin, tinanggap mo lang naman si Kristo eh. Pero may reason pala yon. That you may be married to another. Wow! Dahil kasi mamaya, papakita ko sa inyo yung diagram, ang picture, kasal tayo sa law. Nung pinanganak tayo na magulang natin, tayo ay already married to the law. Wala tayong choice. Pero ito nga, dumating si Christ, namatay. At nung mamatay si Kristo, pinapasok mo siya. That very day, you become dead to the law. Amen? Sino yang that you may be married to another yang? Ating tanong, sino yung another na yan? To him who was raised from the dead. At sino yun? Si Jesus. At anong purpose? That we should bear fruit to God.
But then it sabi, brethren, I'm giving you this good news. You're dead to the law. Verse 4 is very clear. Amen. When you accepted the Lord Jesus into your life, you become dead to the law. At kanina binanggit ko, ang law nagdadala talaga ng maraming sumpa. And so I'm giving you the good news. Amen. Wala na kapahintulutan ng sumpa na maghari sa buhay mo because right now, you are dead to the law. Let me show you a diagram para maintindihan po niyo yung pinag-aaralan natin. Pakita ko po sa inyo itong picture na to, silhouette. Nasa kaliwa si Jesus, pangalawa yung babae, at yung babae, pag binabanggit in the Bible, refers to us, believers. At yung nasa kanan ay tumutukoy sa husband, sa lalaki, referring to the law. So okay, lagyan ko po ito ng pangalan. Sino yung nasa kanan? The law. Siya po yung kumakatawan bilang husband. Alam naman ninyo ang law of marriage, ang husband ang nasusunod. Kaya pala nung araw, wala tayong choice. Musunod lang tayo sa kautusan. Dahil kasi yun ang husband. Yung nasa gitna is the woman. At pag binabanggit ng Bible, ang woman, it refers to the wife or it refers to the believers. At yung nasa kaliwa, alam naman natin, hindi natin pwedeng tanggalin si Kristo. Kristo na parito, he is Christ. At siya yung binabanggit na another man in that Bible. So kung titignan po ninyo, para bagang hindi tama na ang babae ikasal kay Christ, dahil kasi yung babae, tayo ay kasal na sa law. Pansinin po ninyo yung drawing natin. Amen. Again, ano yung sabi ko? Pagka pinanganak ka ng tatay, nanay mo, pinanganak ka dito sa lupa, dahil kasi ang tatay, nanay natin nagkamali, nagkasala, at dahil sa kasalanan nila, maraming sumpa nangyari sa atin. Ngayon, dahil kasi galing tayo kay Adan, you cannot deny the fact that today, dahil kasi galing ka kay Adan, you are married to the law. Tandaan po natin to. At dahil dito, ang sumusunod ay to. Hindi pwede ka mag-asawa hanggat ikaw ay buhay pa o buhay pa yung asawa mo. Kaya na, pangalawa, ang babae, tayo, yan ay tumutukoy sa atin, ay nasa ilalim ng tinatawag nating kautusan. So, the question right now is, paano na, Pastor? Kaya nga po tayo nandito ngayon para ipaliwanag ko sa inyo na tayo ay patay na sa law. Patay na po tayo. Ano yung una kanina? We're dead to sin. And we saw na ang sin, very powerful. Pero salamat na lang, when you accepted the Lord Jesus, you died to sin. Today, gusto ko ituro itong dead to the law. Whether you like it or not, tayo po ay married to the law. Tayo ay nasa ilalim ng law. Kaya nga, ito gusto kong makita natin. Amen. So, paano na ang tanong? Praise God. Dahil kasi, kapag ikaw, yung tumutukoy ka doon sa babae, ay tumanggap kay Lord, marami na bago sa iyo. Amen. Patay ka noon, ngayon nabuhay ka. Tapos, makasalanan ka, pero ngayon ikaw ay righteous. At marami pa. Yun ang nangyari. When you accepted the Lord. Tapos, ito. Kung ito'y paniniwala mo, katulad ng patay ka na ngayon buhay, at paniwala mo lahat ng sinabi ng Bible, by faith, amen, binigyan tayo ng Lord noon, we died with Christ. Nung mamatay siya, namatay tayo. Yung ating spirit na patay na buhay, and we become married to Christ. At kung ito'y maiintindihan mo habang nakikinig ka sa akin ngayon, kaya ako ito tinuturo para makita niyo paano nangyari na tayo ay namatay sa kautusan. Notice, anong sabi ko kanina? Whether you like it or not, na pinanganak ka dito sa mundo, ikaw, saka ang kautusan ay married. Amen. Kinasal ka sa kanya sa pamamagitan ng through the flesh. Pinanganak ka sa kasi ng tatay at nanay mo eh. And that is the reason why. Lahat ng laging tao dito sa mundo is married to the law. Amen. Ngayon, paano ka naman laging married kay Christ? Well, that is the day that you accepted Jesus in the spirit, yung spirit mong patay na buhay. Ang tawag po dyan sa marriage na yan, second marriage is through the Spirit. And praise God, nangyari yan sa atin. Amen. Pero bago mangyari yan, alam nyo ba na meron palang dapat na mangyari muna? Dahil kasi, kasal ka sa law. At kung ikakasal ka kay Christ, meaning, para ka magiging adulterer, hindi tama. So ngayon, may prerequisite ito. Kaya pala ngayon, dito po nga pasok yung mga salita ng Diyos na binabanggit niya tungkol sa nangyari sa atin. On the very day na tinanggap mo si Christ, amen, in the spirit yon,
Alam mo ba anong ginawa ng Lord? Well, ikaw ay kasamang namatay ni Kristo. Dahil patay ka na, pwede ka na ma-release sa law. At dahil patay ka na, you can now be married to Christ, not in the flesh, but you can now be married to Christ in the Spirit. So take note, first, dapat ma-release muna ikaw sa iyong asawa sa pamamagitan ng kamatayan, and then ikaw ngayon ay malalayo sa kanya, at pagkatapos, pwede ka na ngayong i-unite kay Jesus. Hallelujah. Yan po yung nangyari. Amen. Pinanganak kasi ako ng tatay-nanay ko, so I am married to the law. Through the flesh. Amen. Dahil kasi tayo, lahat ay pinanganak na ating magulang. So, whether you like it or not, you're married to the law. But on the day that the gospel was presented to you, tinanggap mo na nampalataya ka kay Christ, inalaw mo si Christ to come into your life, that very day, yung patay mong spirit na buhay, amen, at natanggap mo siya, and that very day na tinanggap mo siya, kapatid, ikaw ay namatay din in the flesh. That's what the Bible teaches. Kaya nga po, ito yung mga katuruan in the Bible na dapat natin paniwalaan sang-ayunan. Hindi ho natin to pwedeng ilagay sa tabi. Dahil kasi, right now, para ka lang ma-release sa law. Pastor, paano ako ma-release sa law? You can only be released through the law dahil kasi through death. Amen. Hanggang di ka namamatay, cannot be released. Dahil kasi katulad nga po ng batas ng kasalan, hindi pwede mag-asawa ang babae hanggat buhay ang kanyang asawang lalaki. Hindi pwede mag-asawa ang asawang lalaki hanggat buhay ang kanyang asawang babae. And that's the reason why the Bible teaches about co-death. Nung mamatay siya, namatay tayo. Nangyari ito noong siya ipapasukin mo sa iyong puso. Nalaman mo to, dapat malaman mo to, at dapat sampalatayanan mo ito. It's only through death. That's the reason why merong Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. So positionally right now, ano ba ang kalagayan natin ngayon? Positionally, lahat tayo patay na. Whether alam mo to o hindi mo alam, patay tayo lahat sa law. Siyempre, mas maganda kung alam mo to. At makaka-damage sa life mo kung hindi mo to alam. Dahil kasi, malaya ka na pala sa law, eh, pero hindi mo alam na malaya ka na pala sa law, kaya ngayon parang aliping ka pa rin ng law. Pinagaling na tayo ni Kristo pero hindi mo alam, kaya pala tayo merong karamdaman na na-experience. Brethren, that is your position. We are now dead to the law. When? Kailan ito nangyari? 2,000 taon na ang nakakaraan. Wow! Amen! At dahil kasi 2,000 nakakaraan, by faith, kung papaniwalaan mo ito at i-apply mo ang truth na ito, kapatid, that becomes a reality or experience sa iyong buhay. Take note of that. Kaya pala napakahalaga na malaman natin ang truth. Doon papasok yung you shall know the truth. Truth shall set you free. What if you know na 2,000 taon na nakakaraan ay pinagaling ka na niya? Tapos, lagay niyo ito sa inyong isip. Bakit ngayon ipinipreach natin si Christ na 2,000 years ago namatay para tayo bigyan ng kaligtasan? At bakit effective? Dahil kasi nga po, mga kapatid, yun ay natapos na, nagawa na, hindi na po pwedeng baguhin. And it is still powerful. Kaya nga, today, kung maiintindihan mo ang katotohanan, anong katotohanan? Na 2,000 taon nakakaraan, nung mamatay siya, namatay ka. Bagamat hindi pa tayo buhay, makikita mo ang power noong paniniwala mo. Amen? At makikita mo, kapatid, na talaga palang ang salita ng Diyos is very powerful at ginawa ng Diyos is very powerful. At kaya kung mula sa araw na to, anong gagawin natin? Well, continue to read your word. Continue to believe the word of God. Continue to claim the word of God sa inyong life. Kanina ano sabi natin? You're dead to sin. Paniwala mo yon. Amen? Kahit ano mangyari, paniwala mo yon. And now, tinuturo natin, you're dead to the law. Paniwalaan mo din yan. Ikaw ay patay na sa kautusan. Alam natin noon ang Israelita ay napakaraming kautusan na dapat nilang sundin. But can I inform you?
Kaya yung topic natin, ikaw ay patay na sa kautusan. Hallelujah. Ang pinaka-importante ngayon is the Holy Spirit living in you. You claim it, you declare it. At yung pananampalataya na binibigay ng God sa iyo. Kaya nga noon pa, binabanggit ko. Anong binabanggit ko sa atin? Kailangan pala natin malaman ng truth. Yung truth na tinuturo ng Biblia is so powerful. At pagka ito itinanggap mo, huwag mo intindihin yung mga nagaganap sa paligid. Put your faith in the Word of God sa nagawa ni Kristo. At pagkatapos ipaglaban mo ito, kaya nga sabi ko sa inyo noon, kailangan ito alam mo. That's one. No, know it. Know what Christ has done. Know what Christ provides. Amen. Pagkatapos, ano yung pangalawa? Paniwala mo. Put your faith into what Christ did. At pag nilagay mo pananampalataya mo doon, ang kahuluan, ipaglaban mo. Because there will be times sa talagang ikaw ay dadayain ng kapaligiran at dadayain ka ni Satanas para hindi ka maniwala doon sa mga ginawa at pinorobide ng ating Diyos. Listen to this, please, brethren. Kasi sinasabi natin kanina, what, Pastor? Patay na ako sa kasalanan. Yes. Kahit yung kasalanan na yan ay tila baga nandiyadyaan pa o bisyo na nandiyadyaan pa, lagay mo ito sa isip mo, lagay mo ito sa puso. Patay ka na sa kasalanan. Pangalawa, patay ka na sa kautusan. Right now, ang gusto ng Panginoon Diyos, mabuhay ka in the Spirit. You walk and live by the Spirit. Now, balik ko po yung diagram na pinakita ko sa inyo kanina. Nandito po si Christ, nandito po yung babae, tayo po yan, tumutukoy yan sa atin. At yung law. Yung nasa kanan natin ay law. At yung nasa gitna, tayo. Lagay mo pangalan mo dyan, ikaw yan. At yung nasa kaliwa natin pa, is none other than si Kristo. Ang tinuturo ng Biblia, ang tinuturo po sa atin ng Diyos, tayo na tumanggap kay Kristo, ikaw tumanggap kay Kristo. I don't know when that day was. Basta nung araw na tinanggap mo si Kristo, isang bagay ang dapat mong maranasan. At kung maranasan mo ito o hindi, ito yung totoo. On that day, namatay ka. Amen. Kaya meron tayong Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Amen. So, yan ang declaration ng Bible. The Bible declared you're dead. The Bible declared na ang pinaka-conclusion ng Bible, dead to the law, tayo. Ano ba ibig sabihin ng dead to the law? And let me end here para makita nyo kung anong ibig sabihin talaga. Dahil kasi sabi ko sa inyo kanina, ano ibig sabihin ng dead to sin? Sin has no more power over you. Sin has no longer control over you. But still, choice pa rin mo ito. Amen? Ang sin, very, sabihin po natin, powerful. But then, inalis ng God ang power ng sin over our life. Ngayon naman, ang dinidiscuss natin, dead daw tayo sa law. Ano ba talaga ibig sabihin pagka sinabi kong I'm dead to the law? Number one, ibig sabihin ng dead to the law, you are released from the law. Ikaw ay kinalagan sa pagkakatali sa kautusan. That's found in Romans 7:2 for the woman. Yung woman, di ba sabi ko sa inyo kanina, sa atin yan, tayo yan. Who has a husband is bound by the law. So habang kasal tayo sa law, bound tayo nun to the husband. As long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. Well, to be honest, ang unang namatay is none other than the law. Pagkatapos tayo ang kasunod na namatay. Amen. We died with Christ. At ano ang ibig sabihin ngayon na tayo dead to the law? It means release ka na from the law. Katulad binanggit ko sa inyo kanina, ang babaeng may asawa, hindi pwede mag-asawa hanggat buhay pa kanyang asawa. Pero kung ang kanyang asawa namatay, pwede na siyang mag-asawa. So you are released. Second, dead to the law means you are freed from the law. Ikaw ay pinalaya sa kautusan. Amen. Mababasa ito sa Romans chapter 7, verse 3. So then, if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law so that she is no adulteress though she has married another man. Praise God! Amen? Pinalaya ka na, kapatid. At wag mo nang isipin pa na ikaw ay alipin pa neto o noon.
No, you just have to rejoice before God, raise your hands before Him, thank Him, because ginawa ito ng Lord para sa atin. You're freed from the law. Pangatlo, ano ibig sabihin ng dead to the law? You are delivered from the law. Mababasa mo sa Romans 7:6, but now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Kapatid, pinakita ko to sa iyo, tinuro ko to sa inyo para makita nyo na yung ating kaligtasang tinanggap kay Lord. I don't know what that day was. Ako maalala ko, it was in the year 1978, November po yun, na ako po ay tumanggap kay Lord. At nung tumanggap ako kay Lord, marami po ang nangyari. Hindi na ako anak ni Satanas, anak po ako ng God. At alinsunod sa John 1:12, ang dami kong karapatan na tinanggap bilang anak ng Diyos. Pero sa dalawang pinag-aralan natin, pinakita natin na una sa lahat, nung araw na tinanggap ko si Christ, I become dead to sin. Yung kasalanan na nagdadala sa akin para lalo pa magkasala, yung kasalanan na nagpapahiwalay sa akin kay God, ang kasalanan na very, very powerful na talaga hindi ko matanggihan. Sabi ng Biblia, I become dead to sin. Mula noon, tinulungan tayo ng Lord na huwag na tayo maging sin conscious. Huwag natin titignan na kasalanan ng ating kapwa. Tignan natin yung righteousness sa kanila. Because kung paano ang God, pagtingin sa kanila, hindi nakikitang may kasalanan sila. It's all washed by the blood of the Lamb. Meaning, kapatid, kung dead to sin na tayo, huwag po natin hanapin yung kasalanan. It's a process in our life na talagang tayo tutulungan ng God na talagang tayo makapamuhay para sa Kanya. Ang maganda pa dito, the Bible declared, we are now dead to the law. Ano mang law na nagkocontrol sa iyo, amen, na noon pinipilit mong subukang tuparin, the Bible declared, by the power of the Holy Spirit na nasa iyo, tutulungan ka nito. But let me just emphasize on this, kapatid. Itong dalawang ito na ginawa ng God, pinagkaloob ng God, itong dalawang ito is enough para makapamuhay ka. Mapapansin nyo, di po ba binabanggit ng ilang mga talata na nabasa natin, may purpose pala yon, kaya niya tayo pinatay sa kasalanan at kaya niya tayo pinatay sa kautusan. That we be able to live for God. Brethren, I am telling you right now, nung tinanggap mo si Christ, God has given you ability to resist sin. God has given you ability para kung anuman ang pinipilit mong tuparin. Don't worry, hindi ikaw ang tutupad. Si Kristo na nasa iyo ang tutupad na mga bagay na iyon. I hope, I pray that this lesson help you today. Na maintindihan mo ngayon na ang kaligtasang nangyari sa atin on that day ay hindi para palitan ng religion mo, kundi may buting dulot, mabuting idinulot, mabuting pangyayari. Kaya nga, binabanggit ang Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. I am challenging you, charging you right now na itong kaligtasan tinanggap mo ay hindi basta-basta ganyan na pinalitan ka ng religion. No. It gives you power, gives you authority, it releases so many good things into your life. Can I just challenge you right now to pray bago po tayo mag-communion? Pakitaas po natin ating kamay kay Lord. Papurihan natin siya, pasalamatan natin siya. At pasalamatan natin talaga ang Lord sa kaligtasang ibinigay niya sa atin. Oh dear Heavenly Father, we would like to thank you today na yung kaligtasang ibinigay mo pala sa amin ay may dulot na magandang dalawang powerful thing. Pinatay mo kami sa kasalanan. We're dead to the law. Patay na kami sa kasalanan. At pangalawa, patay na kami sa kautusan. Oh, thank you, Lord. Dahil kasi yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, ginawa ni Kristo para sa amin. At kung hindi namin ihiwalay si Kristo sa buhay namin, hindi pwedeng hindi din ito mangyayari sa amin. Today, I believe we're dead to sin. Today too, we believe we're dead to the law. And we give you praise.
We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ingatan tayo ng Panginoon. Samahan tayo ng ating Lord, ating araw-araw na buhay. Kung ready na rin po kayo, pakikuha po ninyo yung inyong ating mga elemento, the bread and the juice na ating pinimit. This is the first Sunday of the month, and every first Sunday of the month, ginagawa po natin to. Why do we do this? In remembrance of Him. Kaya nga po, yung ginawa ni Kristo, hindi po natin ito kinakalimutan. We always remind ourselves. Kunyari, lalo na sa karamdaman, 2,000 years ago, pinagaling na tayo. And so, kunin po natin yung bread that represents the body of the Lord. And I'm so thankful because ang ating Panginoon namatay para sa atin. He took your sins, He took your sicknesses. And so, anumang karamdaman meron po ikaw ngayon na pwedeng minana mo sa iyong magulang, can I just inform you? Putol na yung mana na minana mo. Putol na lahat ng pwedeng tumakbo sa iyong katauhan. Through the body of the Lord Jesus, we receive healing. Through the body of the Lord Jesus, our sins were all forgiven. So today, habang nakataas ito, pasalamatan mo ang God. Thank God for the body of the Lord Jesus. And today, I declare, kung meron kong karamdaman, claim God's healing. Amen. Be healed in the name of Jesus. We bless this Lord. We thank you for giving your Son to us. At iti-take namin ito ngayong bread na to, symbolizing the body of your Son. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po natin kanin. Pakitaas po natin ang ating inumin. Nagre-represent po ito sa blood ng Panginoon. The blood speaks of the life. And we're so thankful ang life ni Jesus nasa atin na. Natanggap na natin siya. He's now living in us. Pakitaas po natin. Thank you, Lord, for this drink that represents the blood of your Son. And thank you so much, Father God, for what you have done. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po nating inumin ito pong ating juice that represents His blood. Magandang umaga po muli sa bawat isa. I'm so thankful for what the Lord has done. At makita po ulit tayo sa susunod na linggo. God bless us all. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor, for that amazing word. We are blessed and we receive it in Jesus' name. Mga kapatid, thank you for joining us in today's online Sunday service. Before we end, I just like to release this word and to remind in each and every one of us, who can separate us from the love of God? Shall famine, shall distress, shall persecutions, etc., etc.? No one. Mga kapatid, God loves you. He has already provided everything that you need in the Lord Jesus Christ. Just look to Him, trust in Him, and do not fret. Just rest in His word and in His finished work. Let's pray. Father God, I commit the church to you. You have chosen us, Father God, from before we were born, even from before you created the world. We know that you love us as your children. We know that you have great plans for us, and that whatever it is that we are imagining, Lord, you could far exceed that. Your plans for us exceed our imagination and exceeds all our dreams. Because, Lord, I know that you have lavished your love upon us. Father, I commit each and every one of us, and may we go through this week experiencing your love and favor and goodness. In Jesus' name, we pray. Amen. God bless, mga kapatid. See you po next week.